Ayun, pag-uusapan natin is yung backpacking. On kung ano yung mga gamit na dinadala ko pag ako ay nagba-backpacking. So, ang galing, Lobat. Ayun, so meron akong hinahandang akyat this coming Saturday. So, nandito ako para i-check yung mga dapat kong dalhin para sa overnight climb. Linagay ko na dito yung mga gamit ko na gagamitin ko for overnight climb namin sa Sabado. Ang bundok na akyatin namin ay yung Mount Manabu. It's a beginner climb. Yung Mount Manabu ay located nga pala sa Santo Tomas, Batangas. Pero ang the nearest entry point ay from Lipa, Batangas. So ngayon, nandito tayo para i-check yung mga nagamit kong camping equipment for overnight lang. So syempre, sa backpacking, hindi naman mawawala ang backpack. Mag-umpisa tayo sa backpack. Ang backpack na gamit ko ay 48 liters na Osprey. Before, ang gamit kong backpack ay yung locally brand na Kanker. Hindi siya mura, to be honest with you. Hindi mura tong backpack na to. Pero kung gusto nyong i-try na medyo local at pang entry level, meron tayong mga local shop na nagbibigay ng same feature, durability and functionality, halos pareho lang din. Pwede nyong i-try yung ano, yung Kanker, yung Brown Tracker, and then Basecamp, and then yung Habagat. Hindi nyo pa alam kung anong klaseng bag ang gagamitin nyo, you can try and check out that store. Ayun, so syempre, ano pa ba ang mga dadalhin natin? Ang next mong iisipin ay yung shelter mo. Next nating gamit for camping ay yung tent, no? So meron akong tent dito, isa siyang MSR, Elixir 2 na MSR, 2-person tent, a freestanding tent. Maganda rin yung ikaw lang mag-isa tapos 2-person tent ang gamit mo para merong space yung mga gamit mo sa loob at hindi masikip. After ng shelter natin, meron ka ng bahay, syempre susunod natin dyan yung internal niya or yung mga sleeping pad or yung tutulugan mo mismo. Meron ako ditong air mattress na climate para hindi direktang nakadikit yung likuran ko doon sa ground. Kasi for all we know, malamig yan. At syempre, kung hindi pa maganda yung flooring mo, pwede siyang mag-condense, umakyat yung tubig doon sa flooring ng tent mo. So, tendency, pwede mabasa yung likod mo. At yun, hindi magiging komportable yung pagtulog mo sa gabi. Giginawing ka lalo, at the same time, basa pa yung tutulugan mo. So, I decided to buy ng air mattress. So, inflate mo lang to, at yun na, pwede mo na siyang tulugan. Para ka na sa airbed, ganun ang feeling niya. So, masarap siyang tulugan. Na ito, pwedeng mamatusok ng kahit anong matulis na bagay. So, make sure yung paglalapagan nyo rito, walang matatalas na bagay. Kasi pag nabutas to, ayun, medyo mahirapan kayo mag-repair. Ayun, although meron naman kasama tong repair kit or yung tape para sa mga butas in case na mabutas nga siya. Ayun, so next stop ko ay yung sleeping bag. Ayan. So, itong sleeping bag ko ay lagalag. Lagalag. Locally made. Binili ko siya sa store ng lagalag sa North Edsa. Meron sila dyan sa pinaka lower ground. Ayun. So, kung mapapansin ninyo, itong sleeping bag na to, merong naka-indicate na ultralight 10 degrees. Diba? So, ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, itong sleeping bag na to ay kayang i-withstand na lamig
up to 10 degrees. So below nito, mga 9, 8, medyo malamig na. Pagkatapos natin sa sleeping pad, pupunta naman tayo doon sa next stop natin is yung mga cooking essentials ko. Ayan. So, mapapansin nyo, meron ako ditong mess tin. Mess tin 210. Isa siyang Trangia. Napakaliit lang niya. Dito ako nagluluto ng kanin, ng ulam, kapag umakit ang bundok. So, hindi lang yon. Kasi dito sa mess tin ko, sa loob nito, nandito na rin yung lutuan ko. So, buksan natin kung ano meron, ano laman nito. So, yan. Ito, ayan. Ang laman nito ay isang sharpener. Knife sharpener. Sponsored pala to ng kaibigan natin. Post ko na lang. Ayan. Nisponsoran tayo nito. Meron din ako ditong canister balancer. Ano ba yung canister balancer? Ito. Para yan dito sa butane. Butane natin. Yan. Ayan. Dito po siya ginagamit sa canister na to. Ayan. Para mabalanse at hindi siya matumba. Kasi, bakit kamo? Ayan. Para dagdag balanse. Kapag tayo, kasi yung stove natin ay upward stove. At ito lang yung stove natin, kasama nito. Dito siya galing. Itong stove natin ay MSR na Deluxe. So, meron na siyang igniter. Sarili. Ganda siya kaliit. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. Tapos, dyan siya nakapatong para pag nagluluto ka sa ibabaw nito, ito yung magsusuporta kung sakaling gumagalaw yung lutuan mo rito sa taas. Or habang nagluluto ka, hindi siya matutumba, hindi siya malalaglag. Yun, basically yun yung purpose niya. Ito, laman niya ay yung Opinel na knife. Number 9 siya. Ewan ko kita. Nasaan mo yun? Ayan, number 9 siya. Check natin kung kita, ha? Wait lang. Kung ano to, ito ay headlamp. Ayan. Ang headlamp ko ay Petzl Tika. So, ano to? 300 lumens. Sa ano pala, pag bibili kayo ng headlamp, i-check nyo rin kung ilang lumens yung headlamp na yon, kasi baka mamaya yung nabili nyo is below 100. Pag ginamit nyo sa trail yun, ang labo nun, nahirapan kayong tignan yung dinadaanan ninyo, lalo na kung nag-night trek kayo. Ang advisable na lumens or pwede na pang trek or lalo na pang night trek, around 300 pataas. 300 pataas, okay na yun. Maliwanag na yun, makikita nyo na yung dinadaanan nyo nun. Ayan, pagkatapos nyan, punta naman tayo dito sa ibang gamit ko. Ayan, ang next stop natin, ito yung ginagamit kong lavalier at the moment. Holy Land. Kita ba? Ayan. Itong ginagamit kong voiceover, itong ginagamit kong lavalier ngayon dito sa camera ko ay Holy Land. Ayan. So, kung mapapansin nyo, malino na malino siya kahit may na lang ang magsalita. Napaka soft-spoken ko. Pero, hindi ko lang alam kung maganda ang impact kasi ito yung first time na gagamitin ko to for my vlog. So, yun. Med kit. So, medical kit ko. First aid kit ko na rin at the same time. Nandito lahat. Napaka-importante ng med kit. For instance na meron mangyari sa inyo na hindi maganda sa kabundukan,
at least handa kayo. Possible na aksidente. Hindi kasi mawawala yun eh, yung mga gasgas, mga parang talahib na para ka na paper cut, yung mga hiwa-hiwa sa balat. Hindi mo maiwasan yun bilang backpackers, kasama yun. Ayun. So, meron tayong mga antiseptic dyan. Di na tayo magda-down through uli dyan. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung dalawang gamit kung nag-i-start pa lang kayo ng backpacking. Pero ito ang pinaka-importante. Dalhin nyo lagi yan for your safety na rin. So, ang next stop natin ito. Flex tail gear. Yan. Check. Yan. Flex tail gear. Okay. Yan. Isa siyang mini air pump. So, pakinggan natin. Yan. Tinig ba? May dala ako nito kasi para hindi ko nahihipan itong climate ko. Diba? Siyempre, pagod ka na tapos iihip ka pa nito para i-set up dun sa tent mo. Bumili ka na lang ng ganito, pocket size pa. Tapos, ang kagandahan nito, guys, pwede na rin siyang tent lamp. Tingnan nyo. Yan, diba? Ang ganda, diba? Low as 50 lumens, kaya nito up to 300 lumens. Ayan, napakaliwanag, di ba? Ayan, no? Di ba? Liwanag ba? Ang dami niyang gamit, actually. Kaya natuwa ako nung na-found out ko to. So, hindi na ako hirap mag-blow ng mattress ko. At the same time, meron pa akong camp light na steady lang. Di ba? Ganda. Ang next stop natin, ito. Actually, lagayan ko to ng extra battery sa camera ko. Batteries for my camera. Tapos, extra cable. Extra carabiner just in case. Lagi ako may dala. Siyempre, kunwari may... Alam mo yun, may sasabit ka lang sa bag mo. Madalas, kapag meron ako mga basura or may mga nakokolekta akong basura sa daan, tinatali ko yun, tapos ito, ginagamit ko itong carabiner na to. Sinasabit ko to sa likod ng bag ko. Nasa labas lang yung mga basura na nakaipit sa trash bag. So yun, maganda rin meron kayong ganito just in case. Tapos, meron din akong emergency light na flashlight. For naubusan na ako talaga ng battery, may extra ako. For emergency cases na to. Ibig sabihin, it's either nawawala na ako sa kabundukan at hindi ako makababa. Ayun. Good thing na meron kang extra. Ayan. So, yun. Of course, power bank. Nandito rin yung nakalagay pero nakacharge siya kasi ngayon. Isa sa mga essential ko, dalaki ng power bank. Kasi malaking tulong din ng power bank pag nasa bundok. You can charge your cellphone, your gadgets. At the same time, pwede siya mag-refill ng energy sa mga ilaw mo. Yeah, mga katulad ng ilaw. Tapos, mga rechargeable equipment mo. Ang next stop ko sa camping essentials ko na lagi ko rin dala, itong SOS. Maliit lang siya, maraming laman to actually. Itong SOS na to, ito yung mga pang emergency cases na talaga. Ayun, tapos syempre kung may lutuan ka, kailangan meron kang sariling utensils at mess kit. So itong mess kit ko, all in one na to. Ang tatak niya ay UCO or UCO. Yan. May balahibo pa ni Topo. Ayun, UCO. Meron na siyang spoon and fork. 6-in-1 kit na to. Sama na yung tether. Yan. So, tanggalin muna natin to sa... Yan. So, detachable siya. Tanggalin natin. Yan. Yan. So, meron ka ng kutsara, tinidor, at knife. Na nag-attach to as one. Or nagiging long spoon to or long fork. Ayan. So, kung magluluto ka sa malalalim na
na lutuan. Eto, good na good to. Yan, luluto ka ng soup, ng egg, or dun sa bowl na malaki. Yan, tapos, eto, eto na yung pinaka-plato mo. At kung meron kang soup, eto, dito mo. Kasi medyo, kung mapapansin nyo, medyo malalim siya, di ba? Pwede siyang soup or anything na meron sabaw or sauce para hindi tumapon yung pagkain mo. Okay, so other stuff natin. Ito. Yan, poncho. Just in case na bumuhos ang ulan, malakas. Mura lang, 29 pesos. Yan. Baga parang emergency, ano lang to, emergency raincoat. Gear aid for gear patches in case na mabutasan or masira yung garments ko. Yan. Tapos yung tent ko kung mabutas, yan. At least meron akong patch kit. Yan. Mapunta tayo dito. So ito, bushat, yan, normal for sun protection. Ito, upuan ko to, actually. Foldable na upuan. Yan, pakita ko sa inyo sa screen. Yan ay tsura niya. Okay, tapos ito yung small table ko. Nabili ko sa Lazada rin. Black deer, maganda. Although, hindi siya ganun kagaan. May kabigatan din, pero okay lang. Wala namang problema doon. Bearable naman yung bigat niya. So, di naman nagre-reklamo doon. Siguro kung meron akong makikita na mas magaan dyan, or meron kayong alam na mas magaan na table na maliit lang, na collapsible din, at mas maliit siguro dito, pero wide yung range niya, pakicomment naman below para makita rin ng mga nanonood nito. I-share natin yung mga nalalaman natin sa mga baguhan na umakit ng ano, kabundukan. Ayun lang naman. Tapos, meron ako ditong coffee set ko, actually. Siyempre, kapag namumundo ka, masarap talaga magkape, lalo na kung brew yung kape mo. So, meron ako ditong coffee grinder. At itong titanium cup ko, Tokes na titanium cup. 350 ml. Yan, maliit lang siya. Mabilis siyang uminit, mabilis din siyang lumamig. So, ganun kaganda mga titanium cup. And aside that, magaan. Siyempre, may kettle tayo na MSR. Ayan. Ayun, plug na yung cup. Ayun. Magaan din siya. Super gaan. Although, hindi naman to essential talaga. It's a matter of preference mo na lang talaga din. Ito na lang kasi yung mga panahon na pwede nating i-relax yung katawan natin. Lalo na kapag umakit ng mga kabundukan. So, yun. At sunod sa gear ko ay itong tarp. Pero hindi ko madalas na dinadala to. Pero dahil marami kaming aakyat at ako lang may tarp, so dadalin ko siya para meron kaming centralized tarp doon sa Mount Manabu. Kailangan namin ng, ano, ng bubungan. Itong mga gamit ko pala guys, hindi yan isang gabi ko lang binili. So, it takes time. Bago ko nabili itong mga camping equipment na to, siguro pa isa-isa. Yung iba, ginagawa ko muna ng alternative hanggang hindi pa ako nakakabili. Tapos, kapag nakabili na, ayun, dispose na lang yung lumang ginagamit. Pag umakit pala ako, dalawang bottle lagi. Hindi ako nag-bladder or hydropack kasi hindi ko alam. Hindi ko lang siguro nakasanayan. Pero mas trip ko yung ganito, dalawang tumbler. So may Nalgene ako dito na Big Mouth na 1 liter. At the same time, meron ako ditong bakit dalawa? Kasi yung isa pang ano ko yan, pang camp water ko yan. Ito naman pang trail. Kasi itong syempre pag nagte-trail ka, walang kasing sarap ang uminom ng malamig na tubig. Yun lang masasabi ko. So, yun. Actually, preference na lang to. Pero sa akin kasi, ito yung medyo applicable at nag-work para sa akin.
Sa iba, siguro, yung iba, alternative, kung wala pang budget, yung 1.5 liter na sa Coca-Cola, pwede nyo nang hugasan yun. Dati, nag-start din ako sa ganun. Pero kung gusto nyo naman medyo okay-okay na nagamit, yung Cheso, hindi naman din to ganun kamahal. Ano lang, nabili ko lang to, 200 something lang to. Pero, ito yung nasasabi ko, magaan siya, hindi siya mabigat. Siguro, ang weigh lang nito, wala pang 0.5. Hindi ko sure, ha? Hindi ko pa na-weigh to, pero... What? Bro, what are you talking about, man? Pag ginawa ka mo kasi siya, parang hindi siya yung normal na tumbler. Kasi kadalasan, mga normal na tumbler, mabibigat. Katulad nung Stanley na tumbler, yun, sobrang bigat nun. Ito, camp light ko yan. Kapag ano, steady light ko rin yan. Mura lang din to. Compare sa Goal Zero, pero siguro pag nagka-budget na ako, bibili ako ng Goal Zero. Pero for now, ito muna. Ang tatak niya ay NF. Ayan, ESL-NF. Ayan. Ayan, ESL-NF. So, recently ko lang din ito nabili. Kasi wala pa akong pambili ng Goal Zero. So, yan muna. Tsaga-tsaga lang. Ganda rin naman kasi tumatagal din siya ng on full light. Tumatagal din siya mga around 4 to 5 hours. So, kung magluluto ka lang, di ka naman siguro magluluto ng 5 oras. Oh my God! Wow! Pwede mo rin siyang ilagay sa loob ng tent mo kung gusto mo. Ayun. So, yun guys. Maraming salamat at sinamahan niyo ako dito sa tour ng aking camping equipment. Next time naman, iano ko naman sa inyo yung mga pang 3 days or more backpacking. More hacks and tutorial kung ano yung mga possible na tingin yung gamit na pwede maging applicable din para sa inyo. So yun, so maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo ulit sa susunod kong video. Maraming salamat, paalam.